Madalas ka bang maawa sa mga pulubi? Talaga namang nakakahabag ng puso ang makita sila sa ganoong kalagayan. Walang makain at walang matulugan. Madalas mo ba silang bigyan ng bariya o pagkain? Ang istorya ang ating ibabahagi ngayon ay isang hango sa isang tunay na pangyayari na tiyak na magpapabilib at maghahatid sa inyo ng lungkot. Nagsimula ang istoryang ito sa isang babae na noon ay naisipang maglakad-lakad para mamili o maghanap ng makakainan. May maayos itong kasuotan, may makapal na mamahaling ko. Siya yung tipong kahit sa unang tingin pa lamang ay maiisip mong napakayaman talaga niya at hindi kailanman nakaranas ng hirap. Nang bigla siyang napigilan nang nakakita siya ng isang pulubi, isang balbasarado at matandang pulubi. Tumayo siya sa harap nito at ngumiti. Ang pulubi ay walang maayos na kasuotan para malabanan ng lamig, ginaw na ginaw na ito. Agad niyang tinanong ang pulubi, "Sir, okay ka lang ba?" Tumingin sa kaniyang pulubi at ang unang pumasok sa isip nito, malamang ay mayaman ito at ang tulad nila ay walang alam kundi tapakan at pagtawanan ang mga taong gaya niya. Ang ganitong mindset ay hindi natin masisisi mga boss, lalo na sa panahon ngayon. "Iwan mo ako mag-isa!" Pasigaw na sinabi ng pulubi sa kanya. Hindi umalis ang babae, sa halip ay hindi naalis ang ngiti nito at sinabing, "Sir, kumain ka na ba?" Bumawi ng isang sarcastic na sagot ang pulubi na nagsabing, "Okay na ako. Pagkatapos ko lang kumain kasabay ng presidente." Gayunpaman ay hindi nawala ang ngiti sa babae at pilit na inaya ito na sumama sa kanya. Hinawakan ng babae ang kanyang kamay at pilit na itinatayo. Nagsalita ang pulubi, "Ano sa tingin mo ang iyong ginagawa?" Nagtatakang sabi ng pulubi, "May dumating na pulis." May problema po ba, ma'am?" "Wala naman, sir. Gusto ko lang sanang isama itong pulubi sa isang lugar para kumain. Pwede mo ba kaming matulungan?" "Siyempre, mga boss." Napatingin sa kanya ang pulis at nagtaka. Ayon sa pulis, ang pangalan ng pulubi ay Jack at nandito na sa lugar na ito bilang pulubi sa lumipas na ilang taon. "Ano ba ang balak mong gawin, ma'am?" Tanong ng pulis. "Gusto ko lang naman siyang dalhin sa isang malapit na cafeteria at maialis siya sa lamig ng klima dito sa labas." "Nasisiraan ka na ba? Ayoko bumunta doon!" Pasigaw na sinabi ng pulubi. Tinulungan ng pulis ang babae na dalhin ang pulubi sa cafeteria na sinasabi nito. "Magandang pagkakataon nito para makakain ka na maayos. Huwag mo nasayangin!" Tugon ng pulis. Pagkatapos ng lahat ng pagpupumiglas at panginilid ay nakaraos din. Nakarating sila at nakapwesto na sa isang table sa sinasabing cafeteria. Siyempre, alam nyo na ang kasunod mga boss. Nagalit at nag-react ang manager ng cafeteria. "Anong ginagawa ng pulubi at babaong niyan dito? Malas niyan sa negosyo ko!" Ngumiti ang pulubi. "Sabi ko sa inyo, huwag niyo na akong dalhin dito. Ano lang tong namimilit? Alisin niyo na ako at lubayan!" Ninitian ng babae manager at nagbitaw ng isang tanong. "Alam mo ba yung malaking kumpanya ng Eddie and Associates di kalayuan dito?" Nagulat ang manager ng cafeteria at sinabing, "Oo naman, madalas sila mag-meeting dito at malaking pera kinikita ko sa kanila madalas. Bakit mo na itanong, ma'am?" "Ako ang CEO ng kumpanya. Ang pangalan ko ay Penelope Eddie.
Tumigil ang manager at lumayo na lamang. Nagpaalam na umalis ang pulis dahil on duty pa ito. Niyaya pa itong magkape ni Penelope, pero tumanggi na ito at bumalik na sa trabaho. Maniwala ka, officer. May dahilan ang lahat ng ito. Magtiwala ka sa akin. Salamat. Sila na lamang dalawa ang natira sa mesa. Jack, matatanggan mo ba ako? Tanong ni Penelope. Nagtaka si Jack at sinabing mukha nga itong pamilyar sa kanya. Naalala mo ba yung isang batang babae na naglalakad noon sa labas ng kafeteryang ito? Na nagugutom at nilalamig? Biglang napaisip at sumagot si Jack. Oo, naalala ko na. Siguro nga ay lumaki na siya ngayon. Ako ang babaeng iyon. Nadinig ng pulis ang usapan nila. Nasa tabi lang pala ito at nagbabantay. Nagulat ito sa nadinig. Hindi nito akalain na ang babaeng iyon na nakaayos na pananamit at may mayamang postura ay nakaranas ding magutom. Ayon sa istorya ni Penelope, ay kakagraduate niya lang noon at kailangan niyang lumayo para maghanap ng trabaho para sa kaniyang pamilya. Umupa siya ng isang apartment pero ilang araw lamang ay naubos ang kanyang dalang pera. Dahilan para palayasin siya sa sinasabing apartment. Walang wala siya noon. Ibig sabihin ay galing siya sa mahirap na pamilya. February noon at ayon sa kanya ay malamig ang paligid. Wala siyang sapat na kasuotan para labanan ito. Dinala siya ng kanyang paa sa cafeteria dahil sa gutom. Pero wala na siyang pera bukod sa barya. Naaalala na kita, sabi ni Jack. Nasa counter siya noon at talagang naawa siya sa bata. Kaya dali-dali at lumapit siya dito at sinabing, nagugutom ka ba? Binigyan niya ang batang si Penelope noon ng kape, sandwich at roast beef. Binayaran niya ito mula sa kanyang sariling pera na nasaksihan at nakita pa mismo ni Penelope. Maaari siyang masisante sa kanyang ginawa dahil mahigpit ang rules ng cafeteria, pero hindi na iyon pinansin ni Jack that time. Ang tanging nais niya ay makatulong at mas nanaig sa kanya noon ang awa. Maaaring dahil na din sa ganito niyang paggawi, kaya siya nasisante at naging pulubi na lamang. May sariling business ano ko na ngayon, sabi ni Jack, pero hindi naman naging sagot ni Penelope. Inangat ko ang sarili ko at nagsumikap para maabot ko kung ano ako ngayon. Binuksan niya ang kanyang pitaka at binigay niya ang kanyang card kay Jack. Nakiusap siya kay Jack na dumalaw sa kanyang kumpanya. Sinisigurado niya na maaaring may lugar para kay Jack ang kumpanya para ito ay matulungan. Maayos na sweldo at maayos na trabaho. Umiyak si Jack, umiyak ng umiyak. Paano ako makakapawi sa tulong na ginawa mo? Tanong niya kay Penelope habang umiiyak. Hindi mo na kailangang bumawi. Ako ang nagpapasalamat sa Diyos dahil tinulungan niya akong makita kita. Nagpasalamat si Penelope sa pulis dahil sa pagtulong nito. Umiiyak na hinayaan na lamang kumain ni Penelope si Jack. Tears of joy at malamang na hindi ito makapaniwala. Hulog ng langit si Penelope para sa kanya. Hindi na magiging pulubi pa magpakailanman si Jack. Dito, matutunan natin mga boss na ang tulong na ginagawa natin sa kapwa, may kapalit man o wala, ay babalik din sa atin pagdating ng panahon. Maraming salamat po.